MBS Network, nagsimula na ang test broadcast. Logo ng bagong Channel 2, ipinakita na ang mga kaganapan, tingnan ng mga detalye. Tila handa ng sumabak sa labanan ang paparating na bagong TV network sa bansa matapos na patigilin sa pag-ooperate ng ABS-CBN 2 taon na ang nakakalipas. Recently lamang ay kumalat ng balitang nagsimula na sa test broadcast ang Advanced Media Broadcasting System Incorporated o AMBS para sa nalalapit na pagbubukas ng nasabing bagong TV station. Ang AMBS ay pag-aari ng business tycoon at former Senate President si Manny Villar. Si Manny Villar ang pangalawa sa lista ng pinakamayamang tao sa Pilipinas ayon sa Ford List of 2021 noon. Meron siyang net worth na $67.5 billion. Kung matatandaan, January ngayong taon ay binigay ng National Telecommunications Commission ang frequencies ng dating nasa ABS-CBN, ang Channel 2 frequency. Sa inilabas na pahayag noon ng National Telecommunications Commission o NTC, ay kinumpirma nitong naipagkaloob na ang Channel 2 frequency sa Advanced Media Broadcasting System na pagmamayari ni Manny Villar. Bahagi ng pahayag ng NTC ay sinabi, "After the technical evaluation of AMBS request for a simulcast channel, Channel 2 was temporarily assigned to AMBS. This temporary assignment is for simulcast purposes only and only until the analog shutoff is scheduled in 2023. The temporary assignment was granted to ensure service to both analog and digital TV signal users as the country transitions to full digital TV. Noong year 2020, binawi ng NTC ang TV at radio frequencies ng ABS-CBN at DCMM, mga media company na pagmamayari ng ABS-CBN Broadcasting Corporation matapos patayin ng Kongreso ang kanilang franchise application. Kabilang sa 70 kongresista na bumoto para ibasurang franchise application ng ABS-CBN ay si Camille Villar, ang representative ng Las Piñas City at anak ni Manny Villar. Latest nga nitong nakaraang weekend lamang ay naglabas ang official Facebook page ng WawaWin ni Willer Villame ng larawan ng color bar na siyang sinyalis ng mga istasyon ng telebisyon bago sila umere. Makikita sa larawan ng mga nakasulat sa monitor na AMBS2 Test Broadcast. Sa caption ng post ng sabing FB ay sinabi, "Test Broadcast AMBS Channel 2 abangan." Bukod dito ay lumabas din ang 30-second station ID na nagpapakita sa istasyon o tila isang introduction sa AMBS na makikita din sa logo nito. Maririnig sa voiceover ang mga salitang sama-sama sa pagbangon, sama-sama sa pag-angat, AMBS kasama ng bawat Pilipino. Sa naunang ulat noon ay February 2022 pa dapat nagsimulang umere ang AMBS ni Manny Villar, ngunit naorong ito at may mga nagsasabing ito umano ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi na nag-renew ng kanyang kontrata sa GMA7 si Willer Villame. Ito ay dahil din umano na siya ang napipisil na maging top executive ng istasyon ni Manny Villar, lalo pa at magkabigil ang 2 bilyonaryo sa bansa. Malaki ang magiging partisipasyon ni Willie sa pamamahalan ng bubusan network, kaya pinagkakatiwala sa kanya ni Manny Villar ang pag-iisip ng mga konsept para sa programing ng AMBS. Kabilang din si Willie sa mga magdidesisyon sa mga programang ilalagay at sa mga artistang kukunin ng network. Sa pagpasok ng AMBS sa free TV ay marami ang tatanong kung sino-sino nga ba ang mga artista na mapupunta sa bagong mukha ng Channel 2. Wala pang mga lumalabas na balita kung sino nga ba sila, subalit hintay na lamang natin ang mga susunod na kaganapan kaugnay dito. Shoutout tayo kina Ana Gallardo, kay Edgar Atricula at kay Ibato Wika, Panitikan, Awit at iba pa. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.